Matapos mabasa ang negative comments ng taong bayan, sinimulan na nila ang pag-iisip ng matitinding tanong at una nilang pinag-usapan sina Lou at Andre. So, salain na ang mga questions. So, should we discuss? Put it all on the table. Okay. May past relationships ba si Lou? I don't know her, but I just know her. She's never had a boyfriend na may label. First si Andre? No, they're not together. Hindi ko mag-guess. Kasi, ibig sabihin they're not together, pero they have love for each other and no one can get in between them. Sabi ni Andre kasi na gusto niya maging girlfriend niya si Lou sa labas, hindi dito sa loob. There's a problem there eh. So ibig sabihin, they're here, they're just acting and playing the game and outside they're gonna be different people. Maybe. That's a possibility, but possibly the same outside. Is Lou being desperate to Andre? I don't think she's desperate to Andre, pero I think she's desperate for the show. For me kasi, alam kong they really do like each other. Yung naging problem lang kasi is they didn't make it official. That is the only issue. And why did you not make it official? So that should be the question. Nang si Andre na ang pinag-uusapan, for me lang nga, I don't really see his effort in learning Tagalog. Yeah. Fumi can speak Tagalog more than him. Yung spirit ni Andre being an housemaid ay hindi... Hindi ganun. Minimal effort. Tas he just floats by and gets what he wants. Kasi parang meron yung time na sinabi niya sa akin. Stepping stone yung pumasok siya sa bahay ni Kuya. Pero hindi ko feel na pangarap niya maging isa sa Big Four. Tapos yung iba pangarap nila na maging big winner or isa housemate sa mga big four. Housemate. Kasi para sa kanya, yung makapasok lang siya sa bahay ni Kuya is parang okay. Maraming projects. Yeah, gusto niya maging actor. Gusto niya maging actor. Pagdating kay Chantel, totoo nga bang ikaw ang pinakamahina sa lahat ng mga housemates at pabigat ka nga ba sa bahay ni Kuya? Kaya naman, laging ikaw ang minapagkakasunduan ng lahat ng housemates upang mawala sa team bahay. Ito yung play safe na sagot. Sa tingin ko, lahat kami may mga kahinaan. Kaya, kasi hindi siya mag-drop ng name. Oo. Minsan kailangan niya talagang i-squeeze yung tanong. Oo, pag nag-play safe, i-squeeze natin. Ulit-ulitin natin. Samantala, balak din subukin ng house challengers ang katatagan ng magkaibigang Fumiya at Yam Yam. Fumiya, who do you think is better? Go. Fumiya or Yam Yam? Go. Pwede. Yun na lang, palitan mo yun sa akin. Ano kanina? Kasi di ba Fumiyam sila, entitled silang Fumiyam. Pero sa tingin niya, sino ang better? Fumiya o Yam? Fumiya. Yung tanong ko kay Yam Yam, bakit mas importante ang pangarap mo na magkaroon ng komportabling buhay kesa sa misyon ng iba na bigyan ng komportabling buhay ang mga pamilya at napakaraming tao? Diba, yung pangarap niya ay parang makaranas ng aircon, makaranas ng rest. Sa bahay ni Kuya is aircon. May rate sila doon. Tapos dito, walang rate. Siyempre, Dai. Uunahin niya muna sarili niya. Saka niya tutulungan yung iba. Pwede ka din magpakahirap, hindi lang dito, di ba? Pero this is an opportunity. Ganun, ibang tao. It's life-changing. It's a life-changing opportunity. Do you have sisters? Yeah, I do. Brothers? If you have a younger brother and you guys don't have money, your dad is old, he cannot even walk. Thus, you have to travel 1 hour to go to school. And because your brother is not there to look after your younger sister when you go to school. You have to bring your sister up to the school and make her walk 1 hour every morning and back home. You will understand. I understand. Like, if you look at other reality shows, we always look at who needs it most. So meaning wala nang chance yung wala na masyadong need but can use that for others na mas marami. So mas magandang i-address talaga ito ni Yam Yam na walang kautuhanan yun, nakakaawaan ka, kaya ka mananalo. Mm-hmm. Ako, I don't judge him based on his life story. Yeah, ako nakita ko yung talagang determinado siya na maging isa sa mga big four or yung big winner. Well, kasi true. Talaga... I get your point, baby boy. It's a good question, but I think you need to phrase it properly. Mm-hmm. And I think healthy ang tanong mo sa kanya. Kasi para mawala yung ganito pag-iisip sa kanya na kasi kinakaawaan siya para mananalo. He's a very pure-hearted guy. Ikaw ang bitaw-bitaw, sinuwas mo.